Hello, Manoy Manoy! Welcome back to my channel. Ngayong gabi, medyo madilim na sa labas. Kaya, nag-decide kami na dito na lang sa loob magpalit ng gulong. Actually, yung sasakyan namin, pupunta na kasi yung van. So, siguro yung lang muna yung dalawang gulong sa harapan ang papalitan ko. Kasi, wala pang budget. Medyo nagastosan doon sa isa na pinalitan namin yung buong yung buong gulong. So punta muna ako sa van at iikot ko muna. Hello. Hi. Welcome back. Nasaan yung susi ko? Alright. So punta muna ako, iikot ko na yung sasakyan para do kasi yung door ng garage nasa back lane. Ayan, yung sasakyan. Makita nyo, luma na. 2003 pero reliable itong sasakyan ito. Kaya si Donna. Start ko na yung sasakyan, mga Manoy Manay. Keep on watching. Ikot ko muna itong sasakyan. Tayo maya-maya lang. Iseset ko lang yung gulong tsaka yung jack ng sasakyan para mayangat. Dito tayo ulit mamaya. Kailangan ng natin ng jack. Ginagawa namin ito DIY kasi mahalang dito. Professional fee tulad ng mga auto mechanics tsaka auto technician ang nila ang per hour nila minimum of $80 per hour. So sayang din naman yung $80 per hour kung dadalhin pa to sa mekaniko kung kaya naman namin gawin. So una, kailangan natin ng jack. Ito yung jack, tapos itong electric impact wrench. Ito siya, King Canada Impact Wrench. Yun, umpisa na natin. So, munti ba ito ng rim? Yung rim ng winter tire. Ito nga pala yung winter tire. Medyo okay pa naman. Makikita nyo, ito, kung makikita nyo, may siya. May logo siya ng ice flakes. Kaya hindi ka magkakamali na pang winter type to. Dito meron din dito sa kaliwa. Ito nga pala yung garage namin. Malaki pero parang hindi organized ah. Okay lang yan. Hindi kami nagpa-park dito kasi yan pagkalalo na pag winter. Pag nagpa-aid ka ng sasakyan, nakasarado yung yung pinto. Yung usok niya nandito sa loob. So magkakaroon ng carbon monoxide, baka masuffocate ka pa habang nagpapainit ng gulong kasi dito sa Canada. Pag sobrang lamig, kailangan painitin yung sasakyan mo bago mo paandarin. Kasi kung hindi, yung oil, malapot or baka matigas, frozen kasi sa sobrang lamig. So kailangan, painitin muna yung makina bago paandarin yung sasakyan. Para, ma-maintain naman yung extra life ng sasakyan nyo. Mapabago man yan o luma, kailangan nyo painitin yung sasakyan according sa mga expert. So, kaya hindi kami nagpapag, doon na lang kami para pag nagpa-init kami ng sasakyan, okay lang, walang, hindi ma, free lang yung usok na
mapunta sa hangin, hindi dito sa loob ng garage kasi pwede kang masuffocate pag nandito ka sa loob. So yung alam naman natin yung carbon monoxide is odorless tsaka ano yan eh, colorless. So hindi mo alam kung mayroon pala o wala. So ingat pa rin. Dito sa kanan. Hindi kaya nito ang impact wrench. Gamitin namin nito. Mas mabisa. Ayan. So, thank you noong time na binabalcheck ko yung ano niya. Torque wrench, torque adjustment. Simple lang naman. Pagkatanggal to, sulpak. Mas maganda kung yung winter tires nyo nasa rim na siya. Kasi kung winter tires lang at kukunin nyo, babalik nyo dun sa original rims niya, kailangan nyo pa siyang baklusin, tatanggalin to. So, dito naman mahirap magtanggal ng gulong. Kailangan mong dalhin sa shop. So, mas maganda kung set na siya. Sulpak lang, tanggal, sulpak. Dali. So, okay na siya. So, nagpalik ko na yung nuts. Nilagyan ko na rin ng oil yung ano niya. Lug bolts. Para magdali niya. Higpitan. So, yun. So, isa na. Ay, salamat. Hirap talaga dito sa Canada. Sasakyan mo pa lang kahit luma yan, magastos. Actually, okay naman kasi ang sasakyan dito hindi pang forma kundi necessities. Dito kasi walang public transport kaya kailangan mong meron sasakyan kahit 500 meters lang yung pupuntahan mo, walaan mo sasakyan lalo na pag winter time kasi hindi ka pwedeng maglakad. Ganun, kahit ganun lang yung distansya, posible kang matrosin habang naglalakad ka sa sobrang lagi. So, yan. Kasi na. Dun. Oops. Dun. Manual na lang. Thank you.
na. Ang huli, gagamitin natin ng torque wrench. Ng torque wrench na to, nakaset siya sa yun, 100 foot-pound yung settings niya para pare-pareho yung higpit ng mga bolts. Nuts sa bolts. Yan. Pag tumulog na, alam niyo lang yung tightness niya halos pareho na, wala nang ano, wala nang higpit pa. So din yan. Yan. Double check natin. So, 5. Limang lamp siya. Pare-pareho siya ng higpit. Pare-pareho ng settings. 100 foot per pound. Yung tightness niya. So, ang recommended ng mekaniko, pag nagpalit kayo ng galong, pag nag-tanggal kayo ng nuts, kailangan nyo i-double check after 80 to 100 kilometers to make it sure na walang lumuwag na tornilyo. So, kaya sila! Punta naman tayo sa kabila. Same process ulit. Yan. Tapos na. Nakatapos din. Dalawang gulong. Yan. Panahin na. Alas 8 na pala. Time check. 7:50. PM November 1. Yeah, ito talaga yung ano time na dapat naka-hook up na yung mga winter tires nyo. Kasi sa batas ng Manitoba kailangan starting November 1st. Starting November 1st kailangan naka-hook up na yung mga winter tires until April 31 the following year. So yun ang batas, kailangan naka-winter tire. Pag hindi, pwede kayo magmulta sa government. Hindi ko alam kung magkano multa, di pa rin ako na di pa naman ako natikitan ng hindi paggamit ng winter tire. So ayan, sunod tayo sa batas kasi may pit sila. Ayan, yun. Okay na. Okay na. Higpit na siya, napalitan na yung dalawang gulong. At salamat sa panonood mga manay-manay. So paalala nga lang pala, pag nahigpitan nyo, after 80 to 100 kilometers, i-double check nyo yung nuts. Para kung sakaling mamay yung lumuwag, mapansin nyo kaagad para iwas aksidente. At ganoon din po kung may mga bata kayong maliliit, paalala ulit. Huwag nyo hayaan pa ikot-ikot sa sasakyan nyo. Lalo na pag naka-jack up ang sasakyan nyo, posible pong matanggal yung jack. At maibig po yung mga kung sino man po yung nasa paligid. So, extra safety precaution po pag gumagawa kayo nito. Dahil ako po, hindi naman ako mekaniko. So, kailangan ko pa rin po mag-ingat. Mahirap na pag na-aksidente. Wala ibang magsasuffer kundi tayo, pamilya. So, ayan. Okay na. Maraming salamat at sana po may natutunan kayo sa video kong ito ngayon. And maraming salamat sa mga bago pa lang po na nakakapanood itong channel ko.
Sana po mag-subscribe kayo. Hit the subscribe button below, comments, like, and share na rin po. At don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na susunod. Maraming salamat po. Manay-manay. Have a good night and God bless you. Always keep safe. Thank you.